Magandang gabi lahat. May tanong ako. Isa muna ako. May sacramental blessing ba na ngayon? Wala bro. Sa ano na daw? Sabi ni Father sa every Thursday na lang daw. Okay. Ito yung tanong ko. Para sa mga contractor ba? Yung construction. Kasi karimihan siya nakita ko sa construction. Pagka mag-layout sila, may mga ritual na silang ginagawa, yung mga pungsoy, labi na yung mga Chinese, yung may-ari ng construction. So, ano ba talaga ang tama dito pagka mag-layout yung construction? Ano bang ritual o ano bang pa natin? Kasi karamihan sa mga contractor, magawa siya ng mga ritual na parang mga Chinese na ano. So, ano bang advice dito? Brad Indel! Okay, salamat Brad Jando, sa kapatid natin ng tanong. Ang dapat gawin dyan, una, huwag kayong maglibing ng mga barya dahil yun ang mga yun po ay mga kaugalian. Ang iba, nagpadugo. No? Huwag niyong gawin yan. Yeah, yung dahil, ganyan dito ko eh. Oh, dahil yung mga barya, pagpadugo, yung padugo. Oh, padugo ay consecration yan sa building upang maprotektahan ng fallen angels. Ang dapat gawin niyan, batay sa turo ng simbahan sa Office of Exorcism, kung ang area, dapat alamin ang area kung saan na saan itatag ang naturang building. Ang area ba yan, wala bang malaking puno na pinutol parang tinitirahan ng mga territorial fallen angels? Dapat alamin yan. Wala bang mga pangyayari na heinous crime na naganap sa areyang yan? Dahil pag may heinous crime, ma-attract po ang mga fallen angels. No? At kung sakali meron mga heinous crime, merong mga malalaking mga puno na pinutol, dapat unang gawin, yung exorcist mismo ang maggawa, na pwede naman ang parish priest, kahit hindi exorcist, i-break ang consecration. At may deliverance sa area. Deliverance sa lupa, meron. Pagkatapos sa deliverance, pwedeng ipublishing ng pare ang area bago itatag. At pagkatapos niyan, yung bawat pillars no sa building, dapat lagyan ng blessed Benedictine medal. Pwede rin lagyan ng olive oil o lagyan ng exorcise salt. Yun po. Pwede yun. Brother Jando? Yes, go ahead, Brother Gabriel. Okay po. Thank you po. Bro, I do recommend wag niyo pong gagawin. Wag pong gawin po yan. So, kung halimbawa po, may construction worker po na nanonood po ngayon po, no? At ganyan po yung gawain nila. Tama po yung sabi po ni Brother Ben. Then, please mga kapatid, wag niyo po yung gawin. Kasi po, kapag yan po ginawa natin, again, tulad po ng naging explanation ko po at naging explanation namin sa mga nakakaraan, pag yan po ginawa natin, padugo, pungsoy, mag-ano ng barya, tama po yung sinabi ni Brother Wendell. At pangalawa, yung lalabag po yun sa may unang utos po ng Diyos, yung sa sampung utos, mga kapatid, yung wag ka magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Ulitin ko po ulit, ha? Tulad na binasa ko po nung isang araw. Ito po yung nakasulat po, mga kapatid. Babasa po tayo sa CCC 21:20 sa may paragraph 3 muna. You shall have no other gods before me. Ayan, mga kapatid. Napakalinaw po kasama po yan sa 10 utos ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, yung first commandment po na yan, mga kapatid, hindi lang po yan yung sa Diyos-Diyosan. Malinaw po na sinasabi po yan ng 21:10. Okay? The first commandment forbids honoring gods other than the Lord who has revealed himself to his people. It proscribes superstition and irreligion. Superstition, in some sense, represents a perverse excess of religion. Next, irreligion is a vice contrary by defect to the virtue of religion. So, yan po, pag ginawa po natin yan,
makakagawa po kayo nung ito yung sa superstition, no? Mahihin, lalo na kung naging ganyan na po sila, madalas na po sila nagpapadugo, okay? And then next, yung 21, 21, 16. Ayan, divination po mga kapatid hanggang 21:17. Mabasahin ko po muna kung ano po yung superstition. Na yung superstition po yung pamahiin kasi parang nakaugalian na nilang gawin yung superstition. Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer the true God. Ayan mga kapatid, kapag ginawa natin yon, yung superstition na yan, maaapektuhan po yung pagsamba natin sa tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya nga po nilino po ng ating simbahan na lalabas parang may iba kapag din na Diyos bukod pa sa Kanya. Kasi meron naman po turo ang ating Diyos eh. Best example, gawin po natin yung sinabi po kanina ni Brother Wendell. Bakit pa kailangan magpadugo? Pwede naman magpa-bless. Iba po? Oh, diretso po yung basa po, ha? Okay, when one attributes an important in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary to attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs, their mere external performance apart from the interior dispositions that they demand is to fall into superstition. Yun po pala. Malino po yan mga kapatid. So please, wag po tayong gagawa ng anumang uri ng superstition po na yan. Lalo na po sa ano yung mga construction worker. So kung ginagawa niyo po yan mga kapatid na construction worker, please po mga kapatid, ako po makikiusap po sa inyo, wag na po natin gawin yan, okay? Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Next po, yung 21:16 to 21:17, ganito po ang nakasulat. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, pati yung horoscope mga kapatid, astrology, palm reading, yung pagbabasa ng ano, yung kamay, yung pinapakita sa mga ulat, interpretation of omens and dots, phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums called conceal, a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as wish to conciliate hidden powers. So, nako, mga kapatid, ha, matakot na po tayo. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Kasi imagine kung ikaw po nagpaano, nagpadugo dyan, nagkalat ka ng dugo-dugo dyan, mga kapatid. Nakontradict mo na, mga kapatid, yung honor, yung respeto, yung takot na dapat isinasagawa natin sa Diyos. Kung talaga po dapat tayo magkaroon ng takot po sa Diyos, mga kapatid, ang gawin po natin, magpa-bless na lang po tayo, ating ipagdasal po yung bahay natin. Huwag po tayo magpadugo. Kasi labaw po yan sa ano po eh, sa kalooban po ng Diyos. So next, ito ha. All practices of magic or sorcery by which one attempts to attain occult powers so as to place them at one service and have the supernatural power over others. Even if these were, ayan na ulit, didiin ako mga kapatid, pagdidiin ako sa inyo, even if these were for the sake of restoring their health. So kahit pala makakabuti pa sa'yo, no? Kahit makabuti pa sa'yo, eh pagpalagay na natin, baka may ibang magsabi dyan, eh nagpadugo ako dati. Nagpadugo ako ng ano ng bahay, naging maganda naman yung buhay namin, okay naman. Eh, okay naman, pero hanggang kailan magiging okay? Tandaan nyo mga kapatid, mas matakot tayo kapag halimbawa okay ang buhay mo kahit mali ang ginagawa mo. Diyan ka matakot mga kapatid. Kaya nga sinasabi na ating simbahan, kahit makarestore pa yan ng health mo, kahit gumaling ka pa, kahit anong mangyari maganda sa'yo, matakot ka pa rin. Mas matakot ka nga eh. Kasi matakin mo, gumagawa ka ng masama, labag sa kalooban ng Diyos, and yet mabuti nangyayari sa'yo, kapatid, matakot ka. Are gravely contrary to the virtue of religion. Just imagine, pag ginawa mo pala yun, mga kapatid, contrary to the virtue of religion. Ano po ba yung religion? Di ba napanggit po kanina, yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos?
yung iglesyang tatag ng Panginoon sa Kristo. Kasi marami tayong pwedeng i-attribute sa religion. Eh kung halimbawa, ginawa mo yan mga kapatid, magkakaroon ka pa ba ng relationship sa Diyos? Kaya ka nga mawawala sa state of grace eh. Kasi nakagawa ka ng mortal sin. Mortal sin po yan mga kapatid eh. No? Gravely contrary to the virtue of religion. Yan po yung dapat na tumatak sa ating isipan po, ah, mga kapatid. Paalala lang po ito. These practices are even more to be condemned when they accompanied by the intention of harming someone. Huwag naman po sana, mga kapatid, no? Or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. So itong binabasa ko po sa inyo mga kapatid, warning na po ito ng simbahan para sa ating lahat. So please, makinig po tayo sa warning, okay? Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ayan po. Brother Jando? Okay, yan. Brother Joboy Seno, okay na ba yan? Yeah. Salamat kasi sana maraming yung mga nakarinig ng mga contractor kasi alam mo, yung karamihan nila eh, takot mag-start ng mga layout ganun kasi baka bumangsak daw yung building o ano, marami silang ganun. So salamat yung mga explanation na ganun kasi sana marami yung nakarinig doon. To make his message known is our responsibility. So here